Ginugunita ngayon ang ika-apat na pong araw ng kamatayan ng Fallen 44 o SAF-44 at sabay ng paggunita sa kanilang kabayani at kamatayan, patuloy pa rin ang paghingi ng katarungan sa sinapit ng 40 at 40 SAF troopers. Live mula sa may E. Rodriguez Avenue sa may Quezon City, nagpapatrol si Jing Castaneda. Jing, kamusta na ang nangyayari dyan? Kabayan, isang multisectoral group ang nagtitipon ngayon dito sa kahabaan ng E. Rodriguez para ipanawagan ang katarungan para sa mga biktima ng mamasapano. Kaninang umaga naman ay isang misa ang idinaos dyan naman sa Pasay City bilang paggunita nga sa 40th day ng SAF-44. Sa misang idinaos para sa 40th day ng SAF-44, muling ipinagdasal ang paghilom ng sakit na iniwan ng nangyaring trahedya sa mga kaanak at maging sa ating bansa. Dumalo sa misa ang mga kinatawan ng PNP, Coast Guard, BJMP, BFP at AFP. Sabi ni AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang, dapat bigyan ng Medal of Valor ang SAF-44 bilang pagbibigay pugay sa kanilang kabayanihan. Ang Medal of Valor ang pinakamataas na medalyang ibinibigay sa mga sundalo at pulis para sa kanilang kabayanihan at katapangan. Dapat lang bigyan ng pinakamataas na award yung SAF-44. Hindi po natin dapat kalimutan ang nangyari sa mamasapano. Bagkos dapat ito ay maging isang malaking aral sa atin. Sabi naman ni Father Harley Flores, spokesperson ng Military Diocese, bago makapag-move on, importanteng matamo ng mga pamilya ang katarungan. The best thing perhaps for us is a kind of acceptance and a continued prayer. Mahirap mag-move on kung wala pang katarungan, pero as we all know naman ay ginagawa ng ating mga nanunungkulan na sadyang ipinagtatanggol at ipinaglalaban ang katarungan para sa mga biktima ng SAF-44. Paghahatian ng mga pamilya ng SAF-44 ang mahigit 3.7 milyon pesos na mula sa AFP. Ito ay voluntaryong ibinigay ng lahat ng mga sundalo galing sa 30 pesos na bahagi ng kanilang meal allowance. To our brothers and sisters. Kanina ay nagtali ang grupo ng mga itim na ribbon at ito raw ay simbolo ng kanilang ipinapanawagan na dapat ay managot o may managot sa nangyari sa mamasapano. Nagsindi rin sila ng mga kandila at ang liwanag na mula sa mga kandilang ito ay para raw sa paglabas ng katotohanan. Ipinapanawagan din nila ang pagbibitiw ni Pangulong Aquino na pinaniniwalaan nilang siyang pinakadapat na managot sa nangyari. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdarasal dito at bukas ay nasa Quezon City Circle naman ang grupo para sa World Peace Bell. Magsasagawa rin sila ng visa. At ayon dito sa multisectoral group, tuloy-tuloy ang kanilang mga ganitong aktibidad hanggang sa hindi lumalabas ang katotohanan at hindi nakakabit ang katarungan. Kabayan. Maraming salamat si Jing Castaneda live mula sa E. Rodriguez sa Quezon City.